me again, Beverly Baba. And andito ngayon ako at magluluto ako ng aming dinner na mag-asawa. So, ang unang lulutuin ko ngayon is ay ang hambagu na tinatawag nila or beef patty. And then, salad, vegetable salad. At ang tinatawag nilang daikon or radish atin. So, radish soup. So, samahan nyo ako at magluluto ako. So, ang mga ingredients na gagawin ko ay una itong onion. And then, tinanggalan ko na siya ng balat, no? Then, ito kimchi na beef or giniling, no? Then, itong itlog. Dalawang itlog ang ilalagay ko. And then, itong tinatawag nila na panko. Talagyan ko siya ng konting flour. So, mag-start na ako, ha? So, ang una kong gagawin is ikakat ko tong onion na maliliit na cut, no? Parang siyang diced cut, pero mas pino siya, no? Then, pag nakat ko siya, ang gagawin ko is gigisa ko muna siya, no? Ito ba yung natira akong mantika kanina? So, ilalagay ko. Yan, katulad ng sinabi ko dati sa unang vlog ko na nagluto ako ng dinner namin, ang inilalagay namin pagka nagigisa is itong olive oil. Yan. Medyo nadamihan ko siya kasi para pagka isinama ko siya sa minchi o sa ano sa giniling na baka is medyo hindi siya magiging sticky kasi may mantika siya. Painitin muna natin yung mantika, no? Sabi daw, pagka nag-slice ka ng onion at lumuha ka, ibig sabihin, hindi ka daw papasasabihanan mo. Sabi, yun ang kasabihan dati na narinig ko, no? So, hindi naman ako lumuha. Pasado na kaya ako. Ayan, igigisa natin siya. So, lalagyan ko siya ng yung shokosyo na tinatawag nila. Ito, bali, pamintang durog. Then, meron na siyang, ano yan, yung asin. Pinagsamang asin. Bali, yung paminta niya kasi ano, purong, ano yan, yung pinong-pinong. Yan, lalagyan ko siya. Okay lang kahit marami kasi nga, sabi ko kanina, di ba? Ilalagay ko siya sa ano, ihalo ko siya sa minchi para hindi na ako maglalagay pa ng ano, ng mga seasoning or ano, pang-pons ako. So, eto na siya. Napupuhayuan ko siya ng konting oyster sauce. Oyster, hindi oyster, ha? Oyster. Then, halo ulit. Bali, ang kinalabasan niya is parang ganyan siya. Ayan. Okay na siya, no? So, set aside muna natin, no? Dito na lang. Ayan. Tapos, sinusunod ko itong giniling. Ayan, medyo may mga dugo-dugo pa siya. Tanggalin natin siya. Ayan. Tapos, ilagay natin siya sa isang lalagyan, no? So, bago ko siya ilagay sa isang lalagyan, siyempre, ilalagay ko muna tong egg. Ayan siya. Then, isusunod ko, yes, batihin ko muna siya, no? Then, ilagay ko to, yung ginisa natin kanina, no? Na onion. And then, ito ang giniling, no? Na ilagay ko na, no? Ayan. Haluin ko muna, no? Ayan siya. So,
kinalabasan niya. Hindi pa siya tapos, no? So, ilalagay ko na yung tinatawag nilang panko, no? So, itong panko, ano siya? Bali, anong tawag nito? Bali, breadcrumbs kung tawagin, no? Titignan ko kung medyo ano pa siya, basa pa siya, no? So, pagka medyo basa pa siya, haluan ko ulit siya ng panko pag basa pa siya. Ayan, lagyan ko muna ng konti. Okay. Ito kasi, itong panko kasi, ang reason kung bakit nilalagyan siya is para yung beef patty nyo is ano siya, malambot. Hindi siya matigas, no? Para parang juicy pa rin siya. Yan siya. Ito na siya. Hindi ko na siya lalagyan ng ricado. Kasi kanina yung paminta, di ba, naglagay na tayo ng timpla kanina. So, ayan na siya. Tapos, lalagyan ko siya ng konting harina para hindi siya masyado maghiwa-hiwalay pag trinito ko siya. Ayan. Ilang siya ng sa mga dalawa. 2 teaspoon po ng harina, no? So, ayan. Ready na siya, no? So, next naman ang gagawin ko is ipiprepare ko yung kawali na pagpiprutukan niya. Kaya, inanda ko na yung oil. Yung fry pan, no? Na may oil. Painitin lang natin siya, no? So, yung kanyang, ano kanina, yung kanyang pinaglagyan, eto siya, huhugasan natin siya. Then, gagamitin ko pa siya uli. Ayan. Habang pinapainit natin yung oil, eto na. Ganito, gagawin natin, no? So, ayan. Ihuhulma natin siya. Ayan. So, pabibilugin ko muna siya kasi nga, tatansyahin ko muna yung laki niya para at least maano ko kung ilan na magawa ko. Siguro makapagawa ko ng mga 8 ang magagawa ko, no? Or more pa siguro, mga 9. Yan, gigitan ko lang siya. Yan, ganyan, no? So, para maging 9 siya, ayan, nagbibigay senyales na yung ano, akala natin, no? Kaya dito maliit siya, so kukuha ako dito sa ibang kinulma ko noon para magpantay lang yung laki niya. Ayan. At medyo okay na yung fry pan natin. So hihinaan ko yung apoy. Ayan, so ganito. Kaganyanin mo siya. Para ka naglalaro ng ano, parang ganyan, ng bola. Ganun-ganunin mo muna siya. Ayan. Oops. Ayan. Ayan siya. So, ilalagay mo na siya sa fry pan. Medyo ipipress mo lang siya, no? Para medyo lumapad siya, no? Ayan, ganun. Ito rin. Ganun din ang gagawin ko. Para medyo yung ano niya, yung hangin niya is parang sumiksik ba siya? Medyo mawala yung hangin niya sa loob. Ayan, ganun ulit. Ito pa siya. Bali, 9 nga nagawa ko, no? 3, 6, 9.
medyo mahina yung mantika ko. Ay, yung ano ko. Yung, ayan. Halan. Yan, yun, yun, nakasal ko siya. Ayan. O, di ba? Para naglalaro pa lang. Hindi siya kasya sa isang lalagyan. Ayan. Hintayin natin siyang maprito, no? Medyo luto na siya, so babalik na rin ko. Ayan, ganyan siya. Pag naluto na yung ano, yung sa taas niya, no? So yung sa ibaba na lang, uli, hihintayin natin. So ayan, habang hinihintay natin yung baga nating maluto, so ipiprepare ko naman ngayon yung vegetable salad namin. Ang gagawin ko ngayon is ito, lettuce, no? So, ayan ang lettuce. Ayan. Tatanggalin natin itong mga hindi na kailangang part, no? Ayan. Yung dito kasi, hindi na siya kailangan, pero pwede pa namang gamitin yung ibang part na ayan, katulad itong layer na to. Diba? So, ito. Bali, ito ditong part niya is hindi na siya kailangan. So, ito ang tatanggalin natin. Hindi naman natin kinakailangan itapon lahat kasi nga sayang. Diba? So, katulad nito, di ba? Malinis naman siya. So, tanggalin lang natin yung hindi kailangan. Ayan. Ito din. Minsan, nakakabili ako ng lettuce na talagang halos ano, yung ang dami niyang sira, no? So, minsan mabibili mo siya ng 150 to 200 yen. Tapos, ang magagamit mo lang doon, mga 1/4 lang kasi marami siyang sira. So, ngayon, medyo okay-okay siya. Kaya, konti lang yung nasayang. Kaya, lucky. Tapos, strainer. Lagay natin sa strainer siya. Then, hugasan natin mamaya. Pagsasama-samahin natin yung ibang sahog niya. So, ganun-ganun mo lang siya. Kasi malambot naman siya, no? Hindi mo naman kinakailangan na nagamitan ng kuchilyo. So, ayan. Sabi nga daw, mas masarap daw pagka magluluto ka is kamay ang gagamitin mo. Di ba sa mga Korean, ano, dish? Yung mga ibang luto nila is halos kamay ang ginagamit nila, di ba? Gagalan pa natin ang isa. Kasi minsan kasi, lalo na pagka mag-hambag, ano, hindi na ako kumakain ng kanin, no? So, ang pinaka-kanin ko na lang is ito. Ayan, kaya nagsagan natin siya. Tsaka si Javi kasi malakas din siya kasi sa mga salad. Minsan nga, mas gusto pa niya yung gulay na I mean, mas gusto pa niya yung hindi niluluto kesa sa, ayun, niluluto. May mga salad-salad. Mas gusto pa niya yung ganun. Pagka sa mga ano nga, sa mga, ano yan, mga ginisa na gulay, hanggat maaari, ayaw niya nilalagyan ng karne. Mas gusto niya yung kung gulay-gulay lang. Kasi ito, ilalagyan na natin dito, ano, mame or mga beans. Bali, apat na klase siya, no? Tapos, lagyan ko siya ng corn. Eto. Pag nagsasalad kami, ito lang naman yung madalas na gamitin namin. Kung hindi lettuce, cabbage, then ito na nga, itong corn at saka mga, ito mga beans. Yan. Hindi mawawala yan pagka nagsasalad sa salad. And then, ito, ano ko na siya, minalatan ko na yung mga ganito niya. Yan. Hugasan ko na rin siya, pero sige, hugasan natin ulit. Yan. Pipinutin lang natin itong cucumber. Ayan. Wala siyang buto. Ayan. As in, makakain mo ng ganyan. Kahit hindi mo siya balatan, hugasan mo na lang, makakain mo ng ganyan. Diba?
Gino, ito eh. Ito maganda kasi dito eh. Yung ganto nila, pipino nila. Yung sa atin kasi, di ba, ano, ang daming buto. Tapos yung balat niya matigas, then malaki. So, kailangan pa siyang i-cut para yung nga makain mo, di ba? Ito na siya. Huh? Yan. So, bali, ugasan natin siya uli, no? And then, i-check natin ito. Kung luto na ba siya. Okay na siya. So, i-set aside natin. Ayan. Ganyan. Then, isusunod natin itong natira. As usual, ganun pa rin. Ayan. Ipi-prepare natin itong salad. Ito na yung salad niya. Hi, Coach Jin Sama. Table demo, tikte ko dasay. Ayan, feel na feeling niya. Ayun, tapos na yung salad natin. Gagawin naman natin ngayon is hintayin na lang natin kung ano, no? Ito. So, i-prepare ko na yung ano niya, no? Yung sauce niya, no? So, yung sauce niya is ito ang mga gagamitin ko. Ayan. Yung pasta sauce. And then, ketchup. At saka itong honey. Ayan. Bali, ilagay ko yung ketchup, no? Bali, titimplahin ko na muna siya, no? Bago ko ilagay sa kawali. Medyo dadamihan ko kasi gusto niya kasi yung ano, yung maraming sauce. Tikman ko muna. Ayan, pinagsama ko lang yung whisker at saka yung ano, ketchup, no? Then, lalagyan ko siya ng honey. Yung iba kasi asukal lang nilalagay. Ako kasi, hindi kasi kami nag-aasukal, no? Kasi siya black coffee. Then, ako pag nag-aasukal ako, ang ginagamit ko is ang honey. Ano, nag-ano ko, nag-cafe, or may something na kailangan lagyan ko ng matamis. Bali, ito ang ginagamit ko, honey, hindi asukal. Ayan, ang tagal niyang bumaba. Ayan. Mga ganyan lang. Yung iba naman, pag inihahalo ang sauce na to, bali, iba, nagigisa pa uli sila ng ano, ng sibuyas, na tapos inaano nila, ginagayad nila ng maliliit, sigigisa nila, tapos ilalagay nila to with butter. Ako, hangga't maaari, iniiwasan namin yung mga ganun na, yung mga butter, mga ganyan. So, ito lang, ganito lang. Ito lang kasimple ang gagawin ko. So, ayan, ready na siya. So, ito, sobrang dami niyang mantika, di ba? As in, sobrang dami. So, babawasan ko yung mantika niya, no? Bali, dito ko na rin siya ititimpla yung ano niya, sauce niya. Di ba nga, sabi ko nga, yung iba, ang ginagawa nila, panibagong kawali, then, yung nga, gigisa ng sibuyas, yung pinong sibuyas, yung katulad ng ginawa ko kanina, then, igigisa nila sa butter, tapos ano, yun ang lalagay nila yung sauce, then ilalagay nila yung hamburger. Ako kasi, hindi na, kasi masyadong, ano pa, menduksay, yung sabi, matrabaho, no? So, eto na, ganito na. So, ilalagay ko lang ito. Kalimutan ko lagyan ng ilaw, kaya pala madilim. Ayan. Ganyan lang kasimple. Ayan. Lagyan ko siya ng tubig, no? Para medyo dumami siya. Para pagka medyo pakukuluin natin siya sa ano, no? Sa sare or sa ano? Sa sauce yung ano? Yung hamburger, no?
para kung maligawa na hindi pa masyadong luto yung loob niya, maluto siya. Ngayon, tignan po din muna. Okay, lasa. Ayan siya, pag kumulo na siya, then, ilagay natin itong hambag. Ang ginagawa ko to, pagka halimbawa may tira sa umaga or the next day, at gusto pa niyang may kainin, ayan, kasi paborito nila to, no? So, ang ginagawa ko, yung pinaka-top nitong hambag, nilalagyan ko siya ng top 10, no? Ayan, ganyan siya. Hintayin lang natin siyang maluto. Ayan. Bilang lang tayo ng ilang minutes, no? Kahit mga ilang seconds, tapos babalik ka rin natin siya. Ayan, luto na yung ating hamburger. So, ilalagay natin na siya sa serving plate. Ayan, okay na siya. Ayan ang kinalabasan niya. So, ako kasi minsan pag may time pa ako, no? So, iniiba ko yung ano niya, yung sauce niya. Yung para sa akin, no? Hindi gumagawa ako na parang gravy siya, ganyan. Tapos, yun ang pinaka, yun. Yun ang ano ko siya. Yun ang pinaka sauce ko. Kasi, itong pagkaganto, hindi ko siya masyadong gusto. Mas gusto ko yung ano, yung gagawa ko ng sarili kong ano, sauce. Ayan. Sila kasi pag sinabing hamburger, ganito. May mga hamburger steak. Ayan. Pero ako kasi mas gusto ko yung gravy. Ayan. Okay na siya, no? So, ayan. Okay na yung vegetable salad and then yung aking hamburger. Then, isusunod ko naman yung daikon soup, no? So, ayan. Ayan ang daikon soup ko, no? So, kanina ko pa siya ginawa kasi medyo matagal tong gawin pag ipinakita ko pa sa inyo. Kasi pakukuluin ko pa, no? So, ganyan lang. Ginayat ko siya ng ganyan. Tapos, yung ibabaw niya at saka yung ilalim na part niya, ayan, inano ko siya. Ginayat ko siya ng parang ganyan siya. Ayan. Nakita nyo? Ayan siya. Yung ilalim din niya is, ayan. Kasi, para pag, ano, lumambot siya hanggang yung ano niya, yung loob niya is juicy pa rin siya para yung kanyang lasa is yun, hanggang sa ilalim ang lasa niya. So, yung daikon soup, yan, pinakukulo ko muna siya kasi nga kanina ko pa siya ginawa. Ayun. Ang ginawa ko lang naman doon is yun nga, yung malaking radish or daikon soup, inad ko lang siya, then yun nga, inano ko, binalatan ko. Then yung ibabaw at saka ilalim niya, kinap ko siya ng pahaba at saka pahalang para at least yung loob niya is juicy pa rin. So, ayun. Bali, ang ginamit kong pangkimpla doon sa soup niya is itong ganito. Uden. Ayan. Pang-uden siya. Yung iba kasi, ang ginagawa nila, yung mga ano, no, yung mga matatanda dito, no, or ang ginagawa nila kasi talaga is hindi sila bumibili ng ganito. Ang binibili nila is yung kombu or yung seaweeds na matigas siya, no, bababad nila yon, ganon. Tapos yung katsuboshi na tinatawag ko, yung shredded, ano yan siya, smoked tuna, ayun, yun, nilalagay nila yon, pinagahalo nila yung dalawang yon. Tapos sa yun ang gagawin nilang soup para sa uden or sa yun nga, sa ganito, no? Eh, meron naman siyang ready na. So, ba't pa ako magpapakahirap, diba? So, ayan. Pero talaga yung iba, yun nga yung bibili sila ng ganun, yung kombu dashi na sinatawag. Yung iba naman kombu dashi or sila na mismo ang gumagawa. Yung mga medyo mabusiti na mga elderly dito. Ganun ang ginagawa. Eh, syempre, yung mga, ano ngayon, mga kapanahonan ngayon, syempre, lahat nandiyan dyan na, diba? Kainin mo na lang, ititimpla mo na lang, so, ayun. Yun na rin ang binibili namin. So, ayan, kumukulo na yung ano natin.
saigon soup natin, no? So, ilalagay na natin siya sa lalagyanan. Ginagawa nila ito lalo na pagka malamig, ayan, kasi yung mga uden, yung mga ganyan. Ayan. Ayan ang madalas nilang kinakain, kasi nga malamig, diba? Hindi mawawala ang para sa akin, syempre. Then, lalagyan ko siya ng itong harashi or mustard. Yan. Lalagyan ko siya sa side. Tapos, ayun. Hindi ko naman siya kailangan i-mix. Yan lang, sa side lang. Tapos, para pagka gusto ng may part na may ano, may harashi o ano. Ayan. Please. Itimplahan na lang. So, eto siya. Ganyan siya. Tapos, yung karashi niya, ayun. Ayan. Ayan, guys. Tapos na ang aking pagluluto ng dinner namin. So, hanggang sa muli, no? Bali, tatapusin ko na muna itong aking video. So, don't forget to subscribe and click the notification bell para maging updates kayo sa mga next na video na i-upload ko. Then, pakishare na rin at sa mga friend nyo na mga hindi pa nakasubscribe, paki-support naman or paki-promote naman ang channel ko. Maraming salamat. See you next week or see you again.